Ito ha, mga lods ha. Tanong lang po. Sino ba talaga ang tunay na magkaaway? Si PBBM o si BP Sara Duterte? Kasi kapag nakita naman natin silang dalawa, ay okay naman po sila. Yung mga tagasunod lang naman talagang nag-aaway dyan, lalong-lalo na po yung nasa panig po ni PBBM. Okay? Kayo po ang nagpapalala ng gulo. Kasi, eh, kahit hindi naman po kasali dun si BP Sara Duterte, kung ano man po yung ginagawang hakbang ni Tatay Duterte, eh, siya po ang inyong tinitira. Ayan, hindi nyo matanggap na si BP Sara Duterte eh, maayos na nagtatrabaho. Tapos, hindi naman po nagkokomento si BP Sara Duterte kay PBBM. Ang gusto nyo pa sabihin, ha, ganito ha, bakit hindi daw nagsasalita si BP Sara Duterte about dyan sa West Philippine Sea? Ha? Si PBBM na nga nagsabi dyan na hindi naman niya sakop yan. DepEd Secretary si BP Sara Duterte. Anong pakialam niya dyan? O diba sasapawan niya kung sino talagang naka-assign dyan? O bakit si PBBM? Ano bang ginagawa niya sa West Philippine Sea? Diba wala rin naman? O sasabihin nyo, eh, ano, si BP Sara Duterte dapat, eh, magsalita about dyan. Eh, China kayo ng China. Ha? Hindi natin binibenta ang ating bansa sa China. Kayo lang gumagawa ng istorya na ganyan. At kung sa tingin nyo, eh, merong pag-uusap si PRRD dyan po sa China at sasakupin tayo dito, ha, kasunduan may sinasabi nyo dyan, eh, matagal na po. Binitawan yan panahon pa po ni Aquino. Anak na tinapay naman kayo. Oo. Tapos ipapasa nyo kay Tatay Duterte. Ang ginawa ni Tatay Duterte para hindi po tayo magkagulo dito, eh kinaibigan po niya ang China at maayos naman po talaga ang pamamalakad ng ating presidente, dating presidente sa PRRD para walang gulo. Oh, yung mga matatapang dyan na gustong ipaglaban ang West Philippine Sea, umpisahan nyo na. Kung gusto nyo po ng gera, eh di, hamunin nyo. Pero wag nyo po kaming idadamay dito sa Davao City, ha. Yung mga matatapang lang dyan na gusto maipag-gera. Lalo na po yung may mga sungkod na. Yung mga matatanda na dyan, akala mo talaga, hindi pa uugod-ugod. Eh, nanginginig-nginig nga yung tuhod nyo dyan. Gusto nyo pa ng gera laban sa China. 1:100 po ang ratio, mga idol. Ha? Para sa inyong kaalaman, yung 1:100, isang Pinoy, 100 na Chino o mga Chinese po ang inyong kalaban. Okay? Oh, hindi nyo nakikita. Bulag kasi kayo. Kaya ang ginawa ni Tatay Duterte para walang gulo, eh makipag-usap ng maayos. Hindi yung gera-gera na yan. Kung gusto nyo, maipag-gera, kung gusto nyo idamay ang pamilya nyo, huwag nyo kaming idamay dito kasi no to war kami dito sa Davao City. Gusto namin ng maayos na usapan. Hindi yung puro tapang-tapang dyan. Gusto ng gera, hindi daw paglaban ng ating karapatan sa West Philippine Sea. Sumuha ba kayo? Ha? Paano kayo makikipag-gera dun sa napakaraming tao at kompleto pa yung mga armas? Ano ang tinapay? Hindi kayo nag-iisip? Puro lang kayo pagtatanggol ng administrasyon. Akala nyo naman talaga kinakawawa. Hindi naman. Eh yung mga Duterte pa nga ang kinawawa dahil pinag-initan lahat na nakadikit sa kanya. O anong ginawa ninyo? Partida pa to ha, hindi po ako anti-administration ha. Ako po'y sumusuporta sa administrasyong ito dahil nga po, si BP Sara Duterte at saka si PBBM, eh hindi naman po magkagalit. Kayo lang naman talaga ang magkakagalit kasi ayaw nyong nasasabihan yung First Lady na ganito ganyan, ayaw nyong nasasabihan si Romualdez na ganito ganyan, nasasaktan kayo kasi akala nyo kinokontra yung administrasyon ni PBBM. Nagsasabi lang kami ng aming nararamdaman kung ano nangyayari ngayon o sino masaya ngayon sa nangyayari. Ha? May mga bata na namamatay. May mga bata na hinahalay, bumalik na naman. Bumalik po yung mga nagsosolvent, yung mga nasa lansangan, yung riot-riot na yan. O ano masasabi nyo? Safe pa ba? Diba? Safe pa? O, sige, magsalita kayo. Safe pa ngayon, diba? Gusto ni PBBM humatak ng mga mag-i-invest dito sa atin sa bansang Pilipinas. Paano kagaganahan mag-i-invest dito kung hindi naman safe yung ating bansa? Dapat inuuna ni PBBM ang kahalagahan ng seguridad ng mag-i-invest dito bago po yung magpapasok ng pera dito. Yun po talaga ang dapat unahin niya.
ngayon hindi na po safe ang ating bansa ngayon. O, sino pa nagsasabi dyan? Yung 20 pesos na bigas. Mga utu-uto, mga ewan ko lang. Mga utu-uto kayo, okay? Yung mga naniniwala dyan na mga tanga. Dahil hindi mangyayari yan 20 pesos per kilo ng bigas. O, kung marunong kayo mag-compute, marunong kayo sa math, alam nyo na ibig sabihin ko, okay? Wag nang magpaka-bobo pa. Wala nang maniniwala dyan sa 20 pesos per kilo, anak ng tinapay. Ah, himala na lang po. O sige, kung sinong may ano dyan, gusto dyan na paniwalaan pa yung 20 pesos per kilo na yan. O, magkano pera mo sa bangko, pustahan tayo, okay? Kung magkano pera mo sa bangko, makipagpustahan ka kung mangyayari yan. Dahil nga, malakas ang loob ko na hindi na mangyayari yan. Ang taas po ng fertilizer, ng kung ano ginagamit yan sa pagsasaka, paano mo matutumbasan yung 20 pesos per kilo ng bigas? Eto ang kinakain ko, isang balot nito, chichirya, 20 pesos po ito ha, 20 pesos, okay? Tapos gusto mo gawing 20 pesos yung kilo ng bigas. Nung sinabi ni PBBM yan, mga idol, hindi po ako naniwala dyan. Pero ako'y nanindigan para po sa Uniteam dahil naniniwala po ko na sila lang po ang makakaayos o mas best choice natin nung panahon po ng kampanya. Yung mga naniwala sa 20 pesos per kilo na bigas, mga gunggong, mga utu-uto, yan yung dapat sa inyo ngayon, nagsisisi na kayo. Oh. Kailan ko sinabi na ano hindi na mangyayari yan, yung 20 pesos per kilo ng bigas? Matagal ko na sinabi yan. Malabo yan mangyari. Ha? Tumakbo si PBBM noon. Sabi ko, hindi ako maniniwala dyan. Pero naniniwala ako na maayos po silang mamamahala kapag nag-tandem yung dalawa. Kaya ako po sinuporta ng administrasyon ito. Kayong mga utu-uto, lalong-lalo na galit sa mga Duterte, panay kay Tira, kay BP Sara Duterte. Pero eto nga yung pinaka-ano dyan eh. Wala naman pong problema si PBBM at saka si BP Sara Duterte. Kayo-kayo lang talaga ang may problema. Yung mga makikitid ang utak na kapag sinabihan mo yung first lady ng ganto-ganyan, dapat di na siya nagsasalita kasi nga, public servant yung asawa niya. Pinakamataas na ranggo na opisyal ng gobyerno. Dapat hindi siya maging balat sibuyas. Ha? Basahin nyo kung meron ba sa libro na bawal maging balat sibuyas ang mga public servant. Okay? Hindi nyo nagigets kasi mga bulag, kala nyo talaga, mas magaling si PBBM kay PRRD. Hindi po pwedeng mahigitan. Ha? Lalo-lalo na po ang tatay. Ha? Hindi po pwedeng mahigitan. Ako na po magsasabi sa inyo, magkaiba po yung tatay sa anak. Okay? Sana po matanggap nyo ang aking mga sinasabi. Kasi kapag ganyan, puro kayo hindi na lang kayo tumatanggap ng mga opinion, magmumuka po kayong boplugs habang buhay. Mamamatay na lang po kayo na boplugs. Okay? Stay safe mga lords and God bless you all. Peace mga boplugs.